Morning, MPC. Ito po ang laging handa press briefing sa pakikipagtulungan ng PCOO, BCS, PIA, PTV, PBS, RTVM, National Printing Office, NIB, APO Production Unit at IBC 13. Today we have Yusek Renato Solidum, Anse Casiano Monilla, GM Monreal, and Jim Di Shonko, and Asek Maria Francia Laksamanas. Simulan po muna natin kay Yusek Renato Solidum. Magandang umaga po. Sa nakalipas na 24 na oras, patuloy ang pagsabog ng Taal Volcano na nakakitaan natin ng dalawang activity. Una, paglabas ng lava na may lava fountaining. At pangalawa, yung interaction ng magma at tubig kung saan nagkakaroon tayo ng hydrovolcanic activity na nagdudulot ng pagsabog na may taas na 2 kilometro at ang abo ay napapadpad west and southwest ng Taal Volcano. Sa kasalukuyan, nangyari pa yon. Pero habang nagkakaroon ng pagsabog sa ibabaw, patuloy ang pagkakaroon ng mga lindol na significantly malalakas na nakita nating nagsimula noong Linggo ng gabi. Kaya nga natin itinaas ang alert level number 4. Ang ibig sabihin ng mga pagyanig ay merong umaakyat na magma papunta sa ibabaw. At kasabay ng pagyanig ay namataan din natin na nakakakita tayo ng mga reports na mga fissuring sa iba't ibang bayan dyan sa paligid ng Taal Volcano. At ito ay associated most likely sa pag-angat ng magma, kaya nagdudulot ng pressure sa mga bitak o faults or fissures na nagtitrigger ng earthquake at nagdudulot din ng pagkakaroon ng bitak. Sumatotal, yung nakikita natin sa ibabaw isang aspeto lang ng volcanic activity ng Taal Volcano at meron pa rin papaakyat na magma. Ang bilis ng pag-akyat ng magma ay importante kung kailan talaga ito sasabog ng malakas at kung ito ay dahan-dahan ay kung ito ay mag-freeze. Sa ngayon, hindi natin nakitang tumitigil yung activity sa ilalim, patuloy pa rin yung lindol. Nananatiling nasa alert level number 4 ang kondisyon ng Taal Volcano na ibig sabihin ang mapanganib na explosive eruption or hazardous explosive eruption ay nananatili at posibleng mangyari sa loob ng mga oras o araw. Ang alert level number 5 po, na maraming kumakalat na nagtaas tayo ng alert level 5, ay hindi po yon itataas until magkaroon na ng mapanganib na explosive eruption. Ibig sabihin, ang alert level 5 ay reserved sa statement na nangyayari na yung binibigyan ng warning sa alert level number 4. Ang DOST FIVOX ay patuloy na magbabantay sa kondisyon ng Taal Volcano at anumang significant development ibabalita po natin sa publiko, sa gobyerno at of course sa pamamagitan ng ating mga kasama sa media. Maraming salamat po sa inyo. Asek Manila. Magandang umaga po sa atin lahat. As a result po ng activity ng ating Taal Volcano, nagkaroon na po tayo ng evacuation sa iba't palibot ng mga munisipyo sa Batangas. In the bit, nagkaroon na po ng ang atin pong evacuation is 6,891 families, which is 30,423 persons or individuals. Sa number po na ito, ang 6,317 ay na pamilya ay galing sa Batangas at 574 families ay galing naman sa probinsya ng Cavite. On the cancellation of flights, I guess i-discuss po 'yon sa inyo ng ating kagalang-galang na general manager ng ano to, ng NAIA. A total of 4,498 schools in 38 divisions suspended their classes kahapon sa NCR, Region 3, Calabarzon, Mimaropa. Nananatili po yung cancellation na i-announce na kanina sa ating mga media dito in the area of Batangas at sa Karatig pa pong mga pook. There are reported power outages doon sa area ng in 7 municipalities of Cavite and Batangas. Ito po ay preemptive safety measure po ito para hindi tayo mag-create ng
cascading na ano to na problema like pagkakaroon ng sunog. So in the event na humina na po o magkaroon na ng sitwasyon na allowable na ito na i-switch on ulit ng mga kooperatiba, they would check the lines kung mayroong mga na damage and kung okay naman then they will again start the power. So hindi po nasira yung kwan, but it was more of a preemptive action so that ma-prevent natin ang damages pa, no? O pagkakaroon ng sunog especially. On roads, as of 2 a.m. kanina umaga, ang report sa amin ng DPWH ay yung Tanawan, Talisay, Tagaytay Road and the Talisay, Tagaytay section, the 3rd District of Batangas is remains closed. As well as the Tagaytay, Talisay Road and Tagaytay, Taal Lake Road in Tagaytay, Cavite is also closed. DPWH is doing 24 hours na ano to maintenance work to restore the operations of the said roads. And I guess kaninang umaga na kuha na ito na passable na rin naman ito siya. On the response actions of the different agencies, ang DSWD po natin is in full control of all the evacuation centers. Enough, they have enough resources to provide the services to these 118 evacuation centers as of now. Kahapon po ang report niyan is we still have 75, ngayon 118 evacuation centers. Continuously po, tinitingnan din ng NDRRMC ang locations ng ano to na ito, evacuation centers na ito. If it is of distant na hindi na siya maapektuhan in case na mag-aggravate yung ating eruption sa Taal. As of now, yun lang po ang aking masasabi. Thank you very much. Asak Laksamana. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang kagawaran po ng kalusugan ay sumusunod po ang mga interventions namin kung ano po ang mga inilalahad ng ating FEBOX at saka ang ating NDRMC. As of January 13, ang central office po ng DOH ay may mga specific actions taken as well as po yung ating mga regional health office, especially yung ating CHD Calabarzon at yung buong pong mga different DOH Center for Health Development sa Luzon kasama po ang ating mga hospital. Meron po kaming ni-raise na code white sa central office as of January 13. Meron din po yung code blue sa mga hospitals natin sa CHD Calabarzon. At nagkaroon po kami ng tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa FEBOC, sa NDRMC, sa OCD, at saka sa iba-iba pong ahensya kagaya ng DSWD sa pag-disseminate po ng mga logistics and commodities. Ang central office din po ay nag-distribute ng ating mga augmentation for N95 mask, na kasi po yun po yung unang-unang pangangailangan right after the initial incident na nagkaroon po ng maraming ashfall. At nag-deploy din po kami ng ating mga health workers dito sa ating mga LGUs. Nagkaroon po ng dissemination of health advisories at nag-prepare po kami ng mga gamot at ng mga iba-iba pang logistics. Sa CHD Calabarzon naman po, other than the health emergency teams na pinadala po namin sa mga LGUs sa evacuation centers, ang amin pong DOH Regional Health Office, which is the Batangas Medical Center, sila po ang unang-unang nag-respond. At katulong po ang iba-ibang mga hospital namin sa different regions, kagaya po ng Central Luzon, Region 1 at Region 2 and Region 5. Ngayon po, nagkaroon po kami ng assessment ng ating mga evacuation centers at nag-deploy din po tayo ng mga health workers sa mga evacuation center. Ang napaka-importante pong ginawa namin initially is nagkaroon po kami ng patuloy na pag-disseminate ng information tungkol sa health advisories namin. Ang mga health advisories po ay inilagay natin sa ating mga health center, ay sa ating mga evacuation centers, at binigyan po namin ng magandang impormasyon ang ating mga mamayan tungkol sa ashfall. Kasi po itong ashfall na ito, marami pong naapektuhan na mga organ sa ating katawan, yung ating mata, magkakaroon po ng irritation, magkakaroon po ng
patuloy sa pagkakaroon ng conjunctivitis. Meron pong mga preventive measures kami na inilagay sa mga advisories na halimbawa po yung pag nalagyan ng ash fall ang inyong mata, wag kakamutin, wag i-scratch kasi lalo pong magkakaroon ng mga abrasion. So ang mga preventive measures po niyan na sinasabi namin sa ating mga affected families na hugasan lang ng tubig para maalis po yung ash fall sa mata. Ang isa po pong mga organs na naapektuhan ay yung ating lungs. Nagkakaroon po tayo ng bronchitis due to the smoke, due to the ash fall. So nag-distribute po kami ng mga gamot dun sa may mga hika na. Nabigyan po ng mga bronchodilators kagaya ng salbutamol. Pinamigay po namin sa mga health center, ay sa mga evacuation centers. At dun po naman po sa ibang mga nakaka-ingest, yung nakaka-kain o na nalagyan yung inuman ng ash fall, nagkakaroon po ng abdominal pains at saka mga diarrhea, binigyan po din namin sila ng mga panglunas na gamot. Mayroon din pong mga skin irritations. Yung skin irritations po, nakita yun po yun ng ating mga local government units, nangangati kasi may mga allergies po yung ibang mga kasama natin. Yung wala naman po mga allergies na nagkakaroon ng skin irritations, binibigyan po natin ng mga topical antihistamines at yung may mga allergies talaga at saka hika, binibigyan din po natin ng mga oral antihistamines. Mayroon pa pong mga naapektuhan na parte ng ating katawan, yung ating pong mata, ilong. Sa ilong naman po, kaya po tayo namigay ng N95 doon sa mga unang-unang in-evacuate po natin kasi sila ang unang-unang nakakalanghap ng ash fall. Yung N95 po ang prescribe natin sa kanila. Pero po yung mga malalayong lugar na naabot pa rin ng ash fall, pwede naman pong gamitin yung ordinary na face mask. Ngayon po, yung may mga minor injuries, meron din po kasing pagkakataon na pwedeng magkaroon ng injury kasi karamihan po ng ating mga bahay nalagyan ng abo, ang tendency po natin, aakyat tayo sa bubong, lilinisin, yun po ang magiging cause ng mga further minor injuries. Kaya po sinasabihan po natin ang ating mga mamamayan, hayaan na lang muna natin ang abo, basta we have to keep ourselves on the safe side. So ngayon po, gusto ko lang din pong, aside from the advisories po, sa pag-disseminate po namin at pag-distribute namin ng mga logistics, commodities, N95, hindi lang po yung mga gamot ang pinamigay namin, meron din po kaming mga dideploy na mga health emergency teams to augment our health emergency team kasi po Batangas Medical Center lang ang ating hospital. And we were able to mobilize also the health workers from the LGU. Nagtulong-tulong po ang lahat ng mga taga-LGU, ang central office, at saka po ang ating mga regional health offices sa iba-ibang lugar ng ating Luzon. Ngayon po, sa kabuuang logistics inventory po namin, meron na po kaming naipamigay sa halagang 2.1 million worth of logistics commodities coming from the central office at saka po yung regional health office Calabarzon kasama po yung iba't ibang mga rehiyon ng ating Luzon. So napakalaki po ng lawak ng pagbibigay ng ating mga ayuda at saka mga assistance na binibigay po natin sa mga nasalanta po sa atin sa Taal Volcano Eruption. So, kung mayroon na lang pong gusto magtanong later na lang okay. Po natin. DG Sinjongko. Magandang umaga ho sa inyong lahat. At paliwanag ko lang yung technical aspect sa pagpapalipad at sa kapag ma-manage ng airspace. Unang-una ho, ang Civil Aviation Authority, siya ho ang nagmamanage ng airways, airspace, at saka yung mga aeroplano nagte-take off and land. In such a situation like this, may volcanic eruption, ang reference ho namin is unang-una yung advisory ng PhilBox, pangalawa yung pilot report kung anong na-experience nila, pangatlo ho yung Volcano Activity Center ng Japan kung saan ang Pilipinas ay sinasakop. Ngayon, at the instance na meron kang ganitong information, we have options of first, suspension of operations. Second is isolation. And then, so, sa umpisa ho, ang ginawa natin, sinuspend yung operation sa NAIA, and then hanggat hindi nalinis lahat ng asphalt, residual ash sa runway, at saka lininis yung airplano ho. Parang ang makina ng airplano ho, parang makina ng auto.
na pag nabasa, kailangan mo linisin bago mo gamitin. Ganon din ho ang nangyari, lalo na kahapon, nung sinabi natin yung runway bukas na, fully operational na, yung mga airline naman, eh, tinanggal nila yung mga takip, yung mga cover na makina, and then dinaan sa boroscope, dinaan sa engine flashing, and then that's pan-determination na airworthy sila, saka lang ho na kapag launch ng flights. Sa ngayon ho, normal na tayo, and we are closely monitoring the situation at Taal, vicinity of Taal. At saka isang assurance pa ho, kasama ho yan sa regular training ng piloto in managing situations like this with volcanic ash. Yun lang ho. Okay. GM Morial. Magandang umaga po sa inyo lahat. Susundan ko lang ho yung paliwanag ni DG. Tama ho, nagsarado ho tayo ng paliparan at around 6 o'clock upon the instruction of CAP. Kami po yung sumunod, nagtalima sa kanilang kautusan. Kaya magmula ng alas 6 ng umaga nung Sunday, hanggang kinabukasan po ng alas 7 ng umaga ng Lunes, Martes ulang ngayon, nung Lunes, kami po ay nakapagtala ng almost 516 flights that were affected, both arrival and departure. As we speak ho, kanina ho, may datos ho kami ng alas 7 ng umaga. Magmula ho nang nag-umpisa at nagbukas ho tayo ng paliparan, nakapagtala na ho tayo ng 360 flights, both arrival and departure, na umalis at dumating sa ating paliparan. Marami pa hong recovery flights ang minamount ng ating mga airlines. Yan po ay ginagawa ho namin at tinutugunan. Binibigyan ho namin ng mga slot approval dahil ho, kailangan ho i-manage natin ang capacity ng paliparan. Gaya ho kahapon, nagbukas ho kami ng alas 12, hindi naman ho lahat nakapag-operate lahat. Dahil unang-una ho, puno ho ang ating paliparan nung nagsarado ho tayo. Marami hong flights na hindi nakaalis. So we have to manage it. Kailangan ho makaalis muna sila bago tayo makatanggap ng panibagong flights para gumamit ang ating paliparan. So that's still in the process. We're towards normalcy now. Katulong ho namin ng mga airlines at marami pa hong pasahero na in-schedule ng mga airlines. Katulong din po tayo. Nagdi-distribute tayo ng malasakit kit. Yan po ang mga panuntunan binigay ho natin ng ating Secretary Tugade na kailangan arugahin at bigyan ng buhay ang panuntunan ng ating presidente na kailangan huwag pabayaan ng mga pasahero. Magandang umaga po. Salamat po. MPC, may mga katanungan kayo? Maricel Halili. Hi sir, good morning. Sir, yung mga affected na passenger doon sa canceled flights, ano yung mga options nila? Okay. Salamat po sa tanong, ma'am. Let me just explain it to you in a way sa pananaw ng airline at mga pasahero. Pag may mga sitwasyon ho na ganito, na hindi ho planado, meaning plan, ibig sabihin, gaya ng bagyo, alam ho natin na darating. Pero yung mga sitwasyon na mga ganito na biglaan, so definitely the passengers are there already at the airport. Ang una hong dapat gawin ng mga airlines is, una, lagi ho sinasabi nila kasi force majeure. Lagi ho namin sinasabi na kailangan naman mayroon konting kilite at humanitarian consideration sa mga pasahero. Kailangan ho dagdagan nila ang mga tao nila para mag-rebook. Pero yung pag-rebook ho ng mga flights ng mga panibago, lalo na sa international flights, hindi ho madali yon. Dahil ang mga pasahero na kinikater ng mga pasahero ng mga airlines magmula Manila ay hindi ho point-to-point. Meron mga connecting flights yan, intermediaries. So pag hindi ho sila umabot doon sa flight na yon, definitely yung airline dito hindi makakagawa ng panibagong booking kagad sa kanila. Unlike domestic flights, they are point to point, mas madali ho bigyan ng panibagong booking. Yun ho ang challenge ngayon ng mga airlines, especially yung mga kababayan natin na papunta ng Middle East. Minsan dadaan ho ng Bangkok, dadaan ng Seoul or whatever. Pag hindi ho nagtugma yung connecting flight nila, mahirapan ho sila. So yun po ang challenge ngayon ng mga airlines, likewise ho ng mga pasahero. So ano yung dapat gawin ng mga passengers, sir? Para, kasi especially yung mga papalipad pa lang, okay. How will they know? Well, if we're talking about the regular flights now that are scheduled, we encourage them to go to the airport. However, they should first check with the airlines if there are some delays that is happening to their flights. Yung mga naiwanan po ng mga hindi ho nagkansela po ng mga flights, kailangan ho magtungo muna sila sa airline offices. Huwag ho na sana sa airport. Dahil ang airport operations ho ay hindi lehitimong reservations at ticketing office.
konti ho ang kanilang mga tauhan doon. So we would suggest to contact the travel agents, contact airline reservations or online facilities bago ho sila pumunta sa Paliparan. Wag na ho sila pumunta sa Paliparan kung hindi ho sigurado at meron ho silang confirmation. Dahil wala ho silang makukuha. Dahil right now, ang ini-entertain ho ng mga airline, yung mga nakaschedule na po sa para sa araw na ito. Okay, follow up muna, Jinky. Microphone, please. Nasa likod. Hi, GM. Sir, kasi sabi po ng KAAP, balik tayo sa normal ng operation when it comes to the airlines. And then sa atin, sa MIAA, process tayo sa normalcy. So hindi ko natin na, hindi natin na nasusure kung anong mangyayari ngayon sa Taal Volcano, sir, alert level 4 pa rin. So if in case na bumabalik tayo sa normal process right now, any possibility of suspending it again? Definitely there will be a chance, but we hope that that chance doesn't happen. Kasi oh, siyempre, ang aming operasyon ay depende sa activity ng Taal, depende ho sa agos ng hangin. So pagka mayroon hong we sense that there is a safety issue sa ating operasyon, definitely ang KAAP ho, si DG, ay magbibigay ho ng rekomendasyon na tumigil muna tayo. Safety is very paramount of importance. When that happens, sir, in case, can you walk us through the process kung anong ginagawa ng MIAA for the benefit din ng mga passengers, sir? Oh, okay. Maybe sa passenger. Sa passenger, yeah. Ako magsumagot noon. Maybe on the technical aspect and operations of the airways, maybe DG can first share answer with you how we process that. Okay, sir. Unang-una ho, ang volcanic ash, as the experts would support me in this, is hazardous to the flight. It could cause the engine to quit. You could damage the engine as well. At saka yung hangin ho na pumapasok sa makina at kino-convert into an air condition for ventilation at saka air conditioning, malalanghap ho yun ang pasahero. So given those level of risk, it is best that we suspend operation. So ang isang constraint dito, hindi ho nakikita ng radar yan. Kaya nung sapit ng gabi ng dilim, sinuspend na natin yung lipad niyan. Pangalawa ho, ang piloto hindi niya madidistinguish or categorically identify or positively say na yung ulap na nasa harap niya, walang volcanic ash na lumulutang. At mag-accumulate yon sa makina, matutunaw, and then magiging mag-i-ingest sa makina. So, definitely, pag may nakita tayong presence ng ganon, we suspend. You know, for the safety of passengers and the flight, we have no choice but to suspend. It's safer on the ground, safer to wait. Ngayon, under this current situation, we advise airlines to avoid the volcanic area. Not only the national airlines, but all foreign airlines flying over the Philippines to avoid that area. At saka, ini-establish din ho nila kung anong ihip ng hangin sa taas. So kung pakaliwa siya, dito ka sa kabila magdaan. Ganun ho ang proseso. Ganun ho. At saka sa sinasabi ko nga kanina, na kasama ho yan sa training syllabus ng piloto yung when encountering such as this volcanic ash. Pangalawa ho, ganun din ang accumulation sa runway. Kahit na wala sa taas, kung hindi malinis ang runway, papasok pa rin ho siya sa makina, so makakasira pa rin ho siya. You know. Okay. Aryan and then Vic Sumintak. Sir Monreal. Hi, sir. Yes, ma'am. Hi, sir, yung I understand kasi partial operations po tayo ngayon sa NAIA po, 'di ba? Sir, may chance po ba na mag-normalize yung airport operations natin habang hindi pa sumasabog yung Taal talaga? Actually, sumasabog na po ang Taal. Opo, I mean until hanggang mag-alert level 5. Okay. Ganito, kaya sinabi ho namin nung pagbubukas ng Paliparan together with CAP.
na partial operation, yung unang bugso po, kasi medyo mahaba po ang separation nung ginawa initially. Ang normal na operasyon po ng paliparan, ang runway, meron ho tayo for every hour, there should be at least 40 events, either departure or arrival. Nung unang pag-umpisa natin, dahil medyo mahaba po ang separation ng kada landing or event, takeoff or landing, kaya ho sinabi na partial operation muna dahil hindi po initially kayang sundan yung normal na proseso. Pero ngayon po, magmula po, according to DG kanina, nag-usap po kami, magmula po ng alas 4 ng hapon, tama DG? Was it 4 o'clock in the afternoon, bumalik na ho sila sa level ng separation, na normal level of separation of events sa runway. So ngayon po, magmula ho kahapon, normal na po ang aming operasyon, pero yung airline's capability to mount all the regular or the other flights ay unti-unti na rin hong ginagawa at binibigay na ho namin sa airlines. So we're on the road of recovery na po. Okay, sir. Pero, bali sir, normal operations na po ngayon yung airport. And then yung mga flights po na naapektuhan, ilang percent na po yung nahabol natin doon? Marami na ho. Malaki na ho ang nahabol namin. Sabi ko nga kanina, with an average of about 750 flights per day. Magmula ho kahapong alas 12 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga kanina, 12 noon to 7 a.m. this morning, we're able to accommodate already 360 flights. So that's more or less half of the capacity that we're supposed to having on daily basis. Ngayong gabi ho, ililifo rin uli namin yung closure ng dalawang oras para maibigay sa mga airlines yung dalawang oras na yun, that's about, kung maubos ho yun, that's about 80 flights to be mounted again. So papunta na ho tayo doon, mare-regularize. Ngayon po, yung lahat na nakaschedule ngayon, yun po ang binibigay ng prioridad. Yung mga recovery flights, sinisingit ho namin kung mayroong pagkakataon. Sir, may I know lang po, ano yung, what time yung dalawang oras na yun tonight for recovery flight? Ang normal closure ho natin for maintenance ng ating runway is starting at 1:30 in the morning and until about 3:30 in the morning. Okay. Vic Sumintak and then Henry Uri. Sir, good morning. Sir, according to PBOX, doon sa kanilang observation, may possibility pa na yung Taal Volcano mayroon pang baka magkaroon ng Big Bang or major eruptions. Mayroon po bang inihahanda ang CAAP na contingency measures, worst comes to worst, like using other international airport? Ang Civil Aviation Authority, liliwanagin ko lang ho, siya ho ang nagpro-provide ng air traffic service at siya ho ang nagpro-provide ng air navigation service. Ang NAIA is being run and managed by Manila International Airport Authority, same with Mactan and Clark. Liwanagin ko lang. Pero pagdating sa airspace at mayroon kang constraints, ang air traffic service ho ang nagmamanage. Ngayon, ang tanong nyo, ano ba ang backup system? Ang backup system ho doon is we advise the airlines, and if they cannot land or such a hazard is existing in Manila, then they have to proceed to, in which case, nung nangyari ito, nag-divert yung iba sa Clark. Standard ho yan. Whether may bagyo, may volcanic ash, may nasirang airplano, procedure na sinasabi ko standard is whenever an aircraft takes off from a point of destination, departure to point B as the destination, may gasolina ho yan para tumuloy sa point C, which we call the alternate airport. So anytime mayroong ganito, SOP ho yan. That if they cannot land Manila, then they proceed either to Clark or they can plan, in this particular case, Cebu or Iloilo for that matter. Yan ho ang contingency standby, backup system ng operation. Okay, Henry and then Pia. Yusek Solido, magandang umaga po sa inyo. I'm sure na nakarating na rin sa inyo at namomonitor nyo naman. 2 hours ago, based on the report ng aming mga field reporter, nagbuga ng maitim na abo ang Taal. Unang tanong ho, bakit po nagbuga na ng maitim na
abo ang bulkang Taal. At hindi ho ba ito panganib doon sa pinag-uusapan nating pagbabalik normal ng paglipad ng mga eroplano? Una, yung maitim na abo ay ito yung, kung mababa yan ang na-report nyo at parang kumukulot, yan yung lava fountaining. Sa araw, hindi nyo makitang nagbabaga yan. Pero pag sa gabi, namumula yan. Ibig sabihin, pag mas maitim yung eruption kolo, mas maraming laman, mas solid yan. Yung ibang yung mga eruption, may kulay puti o gray, yung magma o lava ay nahahaluan ng usok o steam. So, konti lang ang ano nun, yung laman. Ang epekto naman sa operations ng airspace at ng airport ay depende yan sa taas ng eruption column at kung papunta sa direksyon ng airspace at ng airport yon. So kung ganun lang ang mangyayari, hindi lang naman sumasabog ang titingnan nila. They can operate while the volcano is exploding as long as hindi papunta yung abo sa kanilang lugar. No? At dagdagan ko lang yung explanation na delikado sa jet engine na pumasok yung abo kasi yung abo at sa init ng jet engine matutunaw yon at magiging glass at didikit yon sa daanan ng hangin ng jet engine at nagsustall yung engine. So karamihan po nung problema sa mga jets na pumapasok sa air ash cloud, ganun po ang nangyayari. Oh, pero unpredictable pa rin ho yon. Yung pagbubuga na yan, yung ano pong context ng unpredictable? Ibig sabihin, no, talagang hindi walang eksakto kung kailan at kung anong oras sa in relation sa yes, yes. Kaya nga ang operations kasi may Volcanic Ash Advisory Center sa international navigation, sila ang nagbibigay ng info yan sa mga paparating o papalapit sa Pilipinas. Hindi unpredictable yun kasi ano yan eh, ang kanilang operation ay dependent sa actual ongoing activity ng volcano. So hindi, hindi naman problema na from time to time sumasabog. Ang importante ay makita nila kung saan papunta yung abo. Mm-hmm. Ano yung forecast ng hangin sa next 3 days papunta sa east, no? Sabi ng PAGASA. So walang problema sa operations dito. Oh, hindi magiging problema yung pag-landing eh, pag take off eh, biglang sumabog yung Taal. Magbibigay sila ng info about it. Hindi naman kaagad-agad pupunta yung pupunta nga po doon sa dadaanan ng eroplano. Pero hindi naman sila lilipad doon sa mismo sa tuktok ng Taal. Bawal yun. Alright. Sige po. Okay. Salamat po. Pia? Kay Yusek Soledum, sir. Sir, could you describe to us yung worst case scenario? And if ever that happens, magiging at risk po ba yung mga tao outside the 14-kilometer radius? Okay. Yung scenario na nakikita natin ay nangyari noong 1911, 1754 and even 1965 na sa kasalukuyan at ito yung nakikita natin since the start ng eruption ng Taal, may vertical eruption column lang. Sa mga major eruption ng Taal, sa dami ng binubuga, at alam nyo naman na ang crater ng Taal ay hindi makipot at hindi confined, na imbes lang yan na isasabog vertically, pwedeng magkaroon ng may lateral trajectory yung kanyang mga deposito na ipapakawala. Ang tawag natin dyan ay pyroclastic density current or sabihin na nating base surge, iba-ibang term. Ibig sabihin, pag sumabog, minsan ang Taal, outside, no, sa baba ng eruption column, makakakita kayo ng horizontally moving cloud ng abo at bato at gas na mabilis kumikilos palayo sa pinanggalingan ng pagsabog at pwedeng tumawid sa lake at umabot pa doon sa mga lugar na mababa at pwedeng sampahan. Sa ating pagmamapa sa palibot ng Taal Volcano ng ating mga geologists, nakita natin yung 1754 deposit na within 14 kilometers from the center of Taal main crater ay inabot. So ganun yung scenario. So mabilis po yan. Mahigit 60 kilometers per hour. Kaya tayo nagpa-evacuate kasi kung nandun ka, hindi ka na makakalayo. Kaya nga napaka-importante kahit even sa media na pag pumupunta kayo doon sa declared na evacuation area, you're putting your lives at risk. So hindi dapat unnecessarily pumupunta yung mga tao doon. Now, gusto ko rin i-emphasize ang difference ng nakikita natin visually sa activity ng volcano versus what is happening beneath. Pwedeng masabi nyo mas mahina ang nangyayari at minsan nagiging
false sense of security. Kaya pumupunta yung ibang tao at bumabalik. Hindi yan yung basihan namin kung bakit namin itinaas ang alert level 4. Ang basehan talaga namin ay pagkakaroon ng mga lindol. At ang lindol na po yan ay malalakas. At ito po yung interpretation. Habang umaakit yung magma, yung mga bitak sa Volcano Island at doon sa corridor nung mababang lugar dyan sa Taal Lake at Taal Caldera ay nape-pressure ng pag-akyat ng magma at gumagalaw. At dahil sa pag-akyat ng magma, nagkakaroon ng bitak ngayon. Meron po tayong reported fissures sa Agoncillo at Lemery, kung ito yung Taal dito sa southern side niya, at doon sa Tanawan sa northern side. Ibig sabihin, may pressure na nagdudulot ng paglindol at pagbitak. Ibig sabihin, umaakyat yung volume ng magma na pwede pang mag-supply doon sa eruption ng Taal. Yan po ang sitwasyon. Kaya talagang ang aming recommendation is strictly follow na sundin yung recommendation na walang tao sa Taal Volcano Island plus high-risk areas within 14 kilometers of Taal Volcano. Sir, may reports daw po na low water level doon sa bigger Taal Lake. Ano po yung, what does that indicate, sir? Well, na-measure namin doon sa isang station namin sa Bukol na bumaba ang tubig. Ang isang posibleng interpretation ay umangat ng konti ang lupa kasi nga nagkakaroon ng pressure sa ilalim. So iyan yung isang interpretation at confirmed naman sa ibang lugar na may fissuring. Marami na pong mga reporters sa inyong mga kasamaan na nagre-report noon. Pwede rin isa na nagkakaroon ng nagkakaroon ng interaction ng tubig at magma at nag-i-erupt, nawawala ng konti yung tubig. But most likely, mayroong konting uplift doon sa vicinity ng Taal Volcano. Sir, last na lang. Nabanggit nyo nga po, sir, yung fissuring, lalo na umabot dun sa areas ng Lemery. Ibig sabihin, yung mga tao doon, are they in immediate danger, sir? Eh, kasama yun po sa mga lugar na pinapa-evacuate natin. Hindi lang eruption kasi yung danger, no? Although highlighted yan. Pero dahil nga umakit yung magma ngayon, yung mga lugar na dapat ma-evacuate din, eh kasama doon sa posibleng ma-fissure. Let me just take this chance kasi may kumakalat din na nag-Alboruto ang Mayon Volcano. Naka-alert level 2. March 2018 pa po, naka-alert level 2 ang Mayon Volcano. So wag na po nating isama yon sa mga kasalukuyang nag-activate para lang maliwanag. Last na lang po kay Asek Munilia. Sir, ilan pa po yung mga tao na kailangan nating evacuate within the 14-kilometer radius? Well, I don't have the figures as of now kasi hindi natin po ma-determine talaga yung exact number. But all our uniformed troops, especially yung ating Armed Forces of the Philippines, yung Bureau of Fire, the PNP, and DPWH, as well as yung mga responders sa mga local government is really doing their part to immediately evacuate lahat ng tao within the designated, yung sinasabi po ng FIBOX na 14-kilometer danger zone. Thank you, sir. Okay, Victoria, Henry, and then Maricel. Good morning po. KUSEC Solidum. Sir, mayroon po bang advice or recommendation to ban yung fishing sa Taal Lake? Pag sinabi nating within 14, kasama na yung Taal Lake, dapat walang tao. Kasi essentially yung dinidescribe nating base surge or pyroclastic density current. Pag sumabog yun ng malakas, gagapang yun above lake water. Eh pag nandun ka na nga sa lake, ano na yun? Delikado. Now, remember at alert level 3, nag-evacuate yung buong Volcano Island at nagdagdag pa tayo ng additional barangay sa Laurel and Agoncillo to the west kasi masyadong malapit. At nung nag-alert level 4, kasama na lahat ng within 14 no, na high risk areas. Kasama po yung lake dyan. So bawal po talaga na magkaroon ng tao doon. Sir, can you explain lang din po yung effect ng sulfur sa mga hayop? Marami pong naiwan doon na hayop. Particularly po doon sa mga isda. We're expecting po, worst case scenario, magka-fish kill. Palagay ko hindi dahil doon sa sulfur yung ng fish kill. May dalawa kasing sulfur eh. Yung isa galing sa volcano. Pangalawa yung sulfur dahil walang
tinatawag naming reducing environment, nabubulok yung mga organic matter at nawawalan ng oxygen. So pag yung tubig sa ilalim ay umangat, hindi naman dahil sa amoy asupri yun, dahil walang oxygen. So hindi dahil sa asupri na mamatay ang isda. Pero siguro sa dami ng mga bato at abon na ibabato doon sa lake, eh mas yung solid effect, yung solid good effect. Lalo na yung nasa fish cages. No? Kasi pwedeng masuffocate sila. Kay Asek Laksamana po. Ma'am, anong effect or ano pong dapat gawin if makakain ka po ng fish coming from the Taal Lake po? Kasi nga, unang-una po talagang pinagbawal na. So definitely, meron po tayong mga advisory na lahat po ng mga nanggagaling dyan sa area ng Taal at Batangas, dapat po talaga wala nang bibili. Kasi hindi po natin maaasahan yung safety ng ating mga mamamayan. Ngayon, kung halimbawa man, biglang nagkaroon ng pagkakataon na nakakain siya o gusto niya talaga yung tawilis na galing ng Taal Lake, meron po tayong mga symptoms. Kung ano po yung mga symptoms na mararanasan ng ating mga naka-ingest ng galing dyan sa baka patay na ng mga isda, magkakaroon po yan ng mga sintomas kagaya ng pagsasakit ng tiyan, magsusuka, magtatae. Yun po yung mga gagamutin nating sintomas. Kung may masakitan dyan, bibigyan po natin ng mga antispasmodic. Yung mga nagtatae, bigyan po natin ng rehydration. Kasi pag nagtae po sila ng tuloy-tuloy, parang food poisoning yan na walang tigil yung pagtatae, walang tigil ang pagsusuka. Ang number one po na kailangan natin gawin is rehydrate natin yung ating mga pasyente. At bantayan po natin mabuti ang sitwasyon ng ating mga pasyente na naka-ingest ng mga namatay na isda or may sulfur or whatever chemicals or minerals na nandun po sa isda na na-ingest. Okay, Henry, Maricel, Tuesday, and then Aryan. Yung sexually doon, balikan ko lang ho kayo. Hindi ho sa para mag-create tayo ng panic o takot, pero para ho sa iba yung paghahanda at ma-educate natin lalo yung ating mga kababayan. Kung ang pag-uusapan ho natin ay yung pinakamaltindi, pinakamalawak at pinakanakakatakot, sabihin na ho natin yun na yung lundo ng pagsabog ho ng Bulkang Taal. Gaano kalayo ang maaabot nito na mga bayan? Aabot ho ba ito ng Alamino sa Laguna, Chaung sa Quezon, Candelaria, San Juan, Ibaan at mga karatig pambayan? Ang sagot po sa tanong na yan ay sinabi na natin sa Alert Level 4 Warning. Kasi ang senaryo po na ginagamit natin ng Batangas Province at ng NDRMC ay senaryo ng pinakamalakas na pagsabog ng Taal Volcano in 1754. Na kung saan yung binanggit nating high risk areas sa pyroclastic density current ay yun po yung mga tatamaan ng mga lugar. So yun po yung pinaka worst case, bali dun sa pinaka delikadong hazard. Siyempre yung mga abo, mas malayo po ang mararating niyan. Pero yung abo naman ay pwede nating pag-ingatan and it will not directly kill you. Unless na yung eroplano ay kasamang palad ay napasukan ng abo at magsol. Kaya iniiwasan na nila yon na mangyari. So yun yung pinaka-worst case. Now, yan po ay nasa isip na natin nung itinaas natin yung Alert Level 4. Yan po ay kinukonsidera sa pagdidesign ng alert level ng bawat volcano. Depende na yan sa eruption styles ng volcano. Kaya nga, kung titingnan nyo, sa ibang mga volcano, yung tayog na 10 to 15 kilometers na pinakita ay alert level 5 na yun sa ibang volcano. Pero sa Taal, hindi pa yun. Maaari ho bang pakibanggit ninyo ulit kung ilang kilometro ang pinag-uusapan nating babagsakan nitong ibubuga ng Taal doon sa pinaka-worst case scenario? Hindi yung vertical column ang ating tinitingnan. Kasi yung pagbagsak ng abo, hindi naman talaga yan yung directly life-threatening, kundi yung basers na kumakalat na mahigit 60 kilometers per hour. Kasi kung inabot ka doon, malalamog ka, pwede kang dismember, matabunan, masunog, ma-asphyxiate. Yun po yung 14 kilometers. Okay, so hindi yung tayog. Okay, yung so tayog pwede mas mataas, but that will create the asphalt. So linawin natin, yung lawak, 14 kilometers. Yung high-risk areas. Yung high-risk areas. Meron pang mga buffer zone niya na mga 1 kilometer dahil pag gumalaw po yung abo, meron mga clouds na aangat. Again, parang asphalt issue lang din yun. Alright.
Salamat po. Okay, Maricel. DG Sijongko. Sir, you mentioned earlier na kaya po sinuspend yung mga flights is because of course masyadong risky na baka mahigop yung ashes, maka-apekto sa engine, maka-apekto sa passengers. Is it the same with cars? Paano po yung mga kotse na, for example, bumabiyahe dun sa mga areas na affected sa Batangas or Tagaytay na meron din mga ashfall? Ano ba yun? Pwede rin ba yung mahigop ng mga makina pumasok? Sa maliit kong pagkakaalam sa auto, ang auto ho kasi papalitan mo ng filter pag nagdra-drive ka parati sa maalikabok na kalsada. Ganon din nyo yun. Pag nabara yung filter nyo, iinit yung makina nyo, delikado din yun. Pangalawa, yung hangin na ginagamit nyo na magsisirculate, kagaya ng sa aeroplano, para ka lang, dapat nakamask ka eh kung sarado yung auto mo. Parang a similar situation. So, if I were in your shoes, I would just stay away from these places. That would be the best. Just as kung halimbawa mangyari uli yung eruption na yan, alam na natin kung saan papad pa rin, na-predict na yan ng volcanic at saka yung sa Japan, alam na natin kung anong areas ang kailangan i-avoid, depende sa advice ng PhilBox kung gano'n siya kalakas, gano'n siya kataas, at gano'ng kalawak yung cover rates. Pero ang importante ho dito na minomonitor na ho ito ng via satellite, kung anong direksyon ng hangin sa taas, saan siya aabot, at saan siya makakarating. Thank you, sir. Asek Laksamana. Ma'am, meron po kasing na-mention na dito daw sa Metro Manila, it's not necessary to wear mask. Tama po ba yun? Actually po, yun nga po, unang-una, yung problema natin sa availability po ng mask. Yun ang tinitingnan namin. Kasi kahit dito sa Manila, nagbilihan yung mga tao ng N95. Yung N95 po talaga, it is really prescribed doon po sa mga areas na inalis natin doon sa mga areas na within the 14-kilometer radius. So sila po yung first line na dapat gumamit talaga ng N95. Pero po dito sa mga areas like Metro Manila, yung Region 3, yung mga areas po na nasabugan nga ng ashfall, pwede naman po tayong gumamit na not necessarily the N95, but we can use also the regular surgical mask. At mayroon pong tinatawag ngayon na isa pang klaseng mask, yung 4-ply. May mga ply-ply ho kasi yung mga mask na yon. Eh dito naman po, hindi naman po gaano katindi yung mga ashfall. So nagpanik lang ho talaga yung mga tao nung nagbilihan ng N95. Kaya nga po, sad to say that nagkawalaan ng stocks. Yung mga dapat na bibigyan ho natin ng N95, yun ang nagkulang. Kaya nga po sana, pinakiusap po sana namin na yung mga dito sa atin sa Metro Manila, like yung example po kanina na mention po kanina yung saan papunta yung hangin. So, as of yesterday, di ba, papunta southwest. So, ang alagaan natin ngayon at babantayan yung Laguna and Quezon po, ano? Yun. So, yun yung mga sa susunod na araw natin. Kailangan bantayan ho yun, lalo na't mayroon tayong forecast from PAGASA. So, yung pong paggagamit ng mask dito nga sa Metro Manila, pwede naman po tayong gumamit lang ng regular surgical mask. Kasi kung makikita naman po natin sa mga sasakyan natin, lalo po nung Sunday, talagang makita mo, nangitim talaga yung ibang mga sasakyan. Pero it's not really advisable to use that N95. Tsaka unang-una, it's very expensive. At tsaka nagkulang talaga sa market na dapat nabigay natin doon sa Batangas and Cavite. Because these are the areas that really needs the N95. So wag ho tayong magpanik. Wag na muna tayong mag N95 dito sa Metro Manila. Ibigay na po muna natin sa ating mga kababayan dito sa mga areas ng Batangas and Cavite. So, okay, Tuesday. Dr. Laksamana, ma'am. So sabi niyo kanina, ma'am, ang aalagaan natin ngayon ay yung mga taga Laguna at Quezon. So do we have enough supply of N95 now for them later on? Yeah, actually po, as of yesterday, meron na po kaming mga, because from the assessment done by the province of Batangas and Cavite, napakalaki po ng demand natin.
So dahil nga meron na tayo yung Quezon and Laguna, mga ngailangan din sila ng N95, we asked the suppliers of the N95 na sana magbigay sila ng mga available supplies. Pero as of yesterday po, Secretary Duque called on DTI to help us also regulate the prices. Kasi marami na din pong nag-hoard. May nalaman na ho kami na may mga nag-hoard na ng mga butika. So we are asking the public to also help us augment the need for the N95. Na yun po talaga ang protective measures para po natin maprotektahan yung ating mga mamamayan na malapit dito sa areas na ito. Kasi po, kung magkakaroon po ng surge at mag-increase ang number of individuals that will be affected, mas mahirapan po tayo pag nagkaroon po ng mga nagtatae, inuubo, nagka-bronchitis, nag-pneumonia, nagkaroon ng eye irritations dahil lang dito sa ash fall. So kaya nga po, yesterday I think Secretary Duque with Secretary of DTI, Secretary Lopez, nag-agree na po sila kung paano imo-monitor po yung pricing ng N95. And to augment the numbers needed by Batangas, initially by Batangas and Cavite, ang ginawa po namin sa central office, nagbigay po ako ng memo sa other regional health offices and other hospitals of the different regions na kung meron silang available N95 sa mga ospital, kasi doon naman po talaga siya ginagamit, ipahiram na muna natin sa ating mga pangangailangan sa Cavite and Laguna. And then the other thing that we did po was to do an emergency purchase. Kaya po, nung nalaman nila na mag-emergency purchase, ayun, may nag-hoard, yung mga suppliers, tinawagan ho ni ng mga different offices, na sana po ma-regulate din po ang prices. Kasi hindi pa po natin nami-meet yung actual numbers na kailangan po ng ating specific areas that are affected. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Kay Director Solidum, sir. Sir, may mga reported cases po sa, I think, sa Lemery, Batangas, na umangat daw po yung lupa at yung ilang mga bahay doon ay nabiyak na. Is this caused doon, dahil doon sa tremor na nililikha nung bulkan, o expected po ba na may mga ganitong makikita sa iba pang lugar dyan sa paligid ng Taal? Thank you, no, Tuesday. Ito yung nabanggit ko kanina na ang kasalukuyang intrusion ng magma ay nagdudulot ng dalawang observations. Una, yung mga paglilindol, at pangalawa, yung pagkakaroon ng fissure. Yung fissure ay surface manifestation ng intrusion, kasi ito ay nagkakaroon ng pagtulak. Hindi lang yan sa Lemery, pati rin sa Talisay. At isang hazard nga yung fissure na dalawa lang naman yung epekto, may umaangat, may bumabagsak. No? So hindi naman puro angat lang yan. At kung ang bahay ay nakapatong doon sa fissure ay masisira, ganun po din ang nai-report sa Talisay. So yun po ay mga panganib, consequent ng pag-angat ng magma, at ito po ay maganda rin maipaliwanag sa mga tao na nangyari ito noong 1911, even before na magkaroon ng malakas na pagsabog noong 1911. And is there a possibility po na magkaroon din ng sinkhole? Hindi naman. Ang sinkhole ay butas na babagsak lang. So ang mangyayari yan, may differential ground movement. May umaangat, may bumabagsak, kaya nagkakaroon ng pagkasira din yung mga bahay na nakapatong dito. Thank you, sir. Okay, MPC, last five. Prince, Arian, anim pala, Pia, Tina, Celerina, and Julie. Prince, last six na tayo, ha? Hi, Asek Laksamana. Yes. Babalik lang po doon ako sa N95. Uh-uh. Ma'am, dahil nagkakaubusan na po ng N95 respirators, mm-hmm, what other alternatives yung effective individuals can use as substitute, ma'am? Particularly those in Batangas. Yes, mayroon pong mga substitute dyan, yung practical substitutes natin. Pwede niyong gamitin yung regular surgical mask kung meron po yon. Pwede naman pong maglagay sa loob ng medyo moist na mga panyo para ma-obstruct lang yung pagpasok ng ash fall. Kung wala po talaga mga ordinary surgical mask or whatever mask that you have in your area, meron po tayong, alam niyo po ba yung parang ninja? Imagine niyo po yung mga ninja
ninja na nakaganyan, tapos iniikot ganyan. Basaba sa inyo lang po yon. Meron po kaming picture dyan doon sa isang advisory namin. Sana makita ho yon. Meron po kami mga advisories na gano'n na improvised. Naginawa po yan doon sa nung time po ng pinatubo. Ginawa po yan nung sa Mayon Volcano. And it worked. Marami pong na-prevent ang mga respiratory illnesses because of that. Yung iba nga po, pati yung mata, konting-konti na lang, basta lang makakita sila habang lumalakad. So that's, basta imagine niyo po yung ninja, kung paano binabalot yung ulo, yung nandito sa liig. So the whole of the upper head and the neck is being protected, lalo na po dito sa nose and mouth. So yun po yung isang very practical way of preventing respiratory illness, yun pong pag-ubo, pagsipon, and even the eye irritation. How about the use of diapers, ma'am? Kasi may mga residente sa Laguna na iniimagine ko. Ah, nandyan po, nakita nyo na po yung ano, sa advisory, yung picture na yun. Pwede ba yun, ma'am? Mayroong panyo, may diapers. Pwede naman ho siguro. Depende kung paano ang pagkakagat. Kasi po, di ba, may ang diapers open. So, pwede po siya. Kasi, actually po, kung titingnan nyo po yung diapers, di ba, sa mga bata, merong keep it dry. Dry. So, dry siya talaga. So, ngayon po, pwede nyo pong gawin, basa-basain nyo lang ng konti siya para hindi kayo masuffocate. Para talaga ma-obstruct. Kasi po, pwede nyo ilagay dito sa my ears. So, mapaprotektahan nyo po yung tenga, mapaprotektahan nyo po yung nose and mouth. Kasi may ganun siya eh. Opo, yung velcro, pwedeng yun ang ilagay nyo sa likod. So, very good, ano, creative, practical way. Kasi talaga po, if worst comes to worst, wala ka talagang makuha, yun na po ang pwede nyo gawin, mga practical. Mayroon pa ngang iba, mayroon pa nga pong mga ibang creative ways of doing things. Isa pa po, yung kamiseta, ilagay nyo po. Ayun, mayroon pong isang creative. Yung bra, panty. Kasi po, talagang lahat lumalabas na. Diba po, noon ang cuff ho natin, hindi tayo pwedeng umubo nang walang panyo. Ngayon, kahit nakaganyan, pwede kang, ito pwede ng way of preventing your coughing out, yung ganon. So ngayon po, marami ho talagang ways na pwede. Very creative ways. Siguro po sa media, meron kayong makukuha mga pictures later on na kagaya nung ngayon, may mga nag-i-spray na ng ating mga sasakyan. Baka yung N95, magkaroon po ng improvised N95 na creative. Yung pa pong mga kaganyan po, yung sa goggles, ng yung protective eye for protection of the eyes. Meron pong isang nag-text sa akin kahapon, pwede ko na bang gamitin yung diving goggles ko? As long as it will protect your eyes, it will not make any difference. Yung pong goggles na ginagamit natin sa pang-diving, pwede naman po yun eh. Kasi meron siyang ano dito, tapos covered yung mata, tapos meron pa siyang nakatali sa likod. So, motorcycle helmet. Yes. Lahat po ng pwede nating gamitin. Kaya nga po, nung sinasabi nila na kulang na tayo ng N95, wala naman I'm sure, kaunti lang po makakapag-donate ng protective eye goggles. Yung mga naoperahan lang ng mga katarak na hindi na nila ginamit, na hindi, yun po, sabi nga namin kahapon, pwede ba mag-donate yung mga nagkaroon ng post-katarak operations? Total, hindi na magagamit, i-donate na natin doon. So that's also one way of helping our kababayan. Okay, thank you. Friendly reminder, please limit your follow-up questions, Arian, to be followed by Pia, Tina, and then Celerina. Kay Asik Laksamana lang po. Follow-up lang din po dun sa question ni Prince. Para po dun sa may mga N95 na mask, ilang oras po yung recommended na extended wear? Actually po, mayroong N95 na nahuhugasan, na nalalabhan. Depende po sa klase ng N95. But I know yung pong mga 3M talaga, kasi mayroon pong mga lumalabas ngayon na sabi N95, pero hindi siya yung authentic na N95. Alam nyo naman po, marami tayong mga kababayan na very creative, imitating. So, yun po yung makikita nyo naman po ang itsura ng talagang durable.
Kasi po, itong mga N95 natin na talagang authentic, pwede pong gamitin yan ng mga ilang beses. Lalaban lang, lilinisin. Pero yung isang suotan po, ilang oras po yun dapat bago mag-break? Kasi hindi naman po pwedeng andun lang po yung 24 hours. Pwede intermittent. Yun ang gusto mong sabihin, no? Intermittent. Pwedeng halimbawa 5 hanggang 6 na oras. Kasi usually po, 2 to 3 times a day, dapat ilalagay mo yan. Magpapahinga ka lang na mga siguro 30 minutes. So as long as within the next, within the 24 hours, nakalagay po yan sa iyo. Kasi otherwise, you will give more opportunities of ashfall to come in. Okay po. So, and then last lang po sa OCD. Sir, sabi niyo po kanina enough yung supply sa evacuation centers. Good until when po yun? Well, based sa report ng DSWD, they have supplies sa... Well, they have provided ano to, no? Para sakto yung figures natin. They have already provided 339,426 worth of assistance doon sa evacuation centers. And they have a total of 4,863 family food packs available in DSWD in JMA warehouse. And they are still packing around 210,583 raw materials dito sa ano to, sa Pasay, sa central warehouse nila. A total of 900 family food packs actually was already na ibigay na ito dati. And they are also likewise procuring N95 masks para sa tao. Sir, good until when po yung supplies? Well, sabi ko nga kahapon doon din sa NDRIMC, we continue to pack the supplies. As of now, tinitingnan natin malaki yung demand. So we are also looking at transporting some of the food packs now in other regions like Region 5 na kumbaga available, hindi pa naman kailangan doon itatransport natin so that magamit na kaagad. But there would be enough na to sustain the operations until matapos ito. Anyway, January pa lang naman po ito, marami pang supplies. Marami pa tayong pwedeng bilhin. Huwag lang sumaray yung mga tindahan para bumili ng pagkain. Thank you, sir. Okay, last 4. Pia, Tina, Salarina, and Julie. Sir, Asik Monilla. Sir, may efforts po ba to evacuate yung mga naiwan na mga hayop and or pets doon sa danger area? And if so, saan po natin sila dinadala, sir? Yes, ma'am. Actually, ang kuha natin is yung sa prioritization lang muna ng ano to, ng evacuation. So we put premium talaga sa buhay ng tao. That's why inuuna po natin yung evacuation ng ating mga kababayan na mailayo natin sa ano to, sa threat doon ng because of the eruption. And after that ang next natin na evacuate, of course, yung ano to na, yung mga animals after na ma-evacuate natin yung mga tao. It was just unfortunate na doon sa island kasi, di ba, when we evacuated, inuna talaga yung mga tao. And we did not have the chance na ma-evacuate yung mga hayop dahil pumutok na nga siya. So kailan po natin sisimulan, sir? I cannot tell when, but kasi sa ngayon, ang effort is evacuating those na mga ano to. Actually, hindi kasi lahat sumunod sa advisory na mag-evacuate na. But when the situation worsened, saka lang sila gumagalaw. And na-aggravate pa ito because of the rains na nagpahirap sa ating mga kalsada. Although ginagamit natin military trucks, matataas, still medyo nabagalan yung ano to natin, yung evacuation. But we are doing our best. The people are doing our best to be able to evacuate everyone. Sir, may mga napopost po sa social media na mga volunteer groups who are risking their lives, pumapasok sila dun sa danger zone to evacuate yung mga naiwan na hayop. Do you recommend yung mga ganyan, sir? Well, it should always be sa atin kasi ang sistema natin,
is we usually put an incident command post, no? Wherein ito yung nag-orchestrate talaga ng effort, the whole response effort doon sa area. So, bago sila pumasok doon, they should first check in dito sa incident command post so that malalaman natin what would be the advisory. Well, sometimes, kung safe naman, why not? But it would be to the best decision ng mga nandun na lagi na mag-check-in sila doon. Hindi pwede yung papasok ka na walang, parang sa inyo lang, because pag may nangyari po, hindi natin kaagad-kaagad ma-re-reakan yan because hindi natin alam na nandun kayo. So, yun po ang kuha natin that you should always check in with the PDRIMOs and the incident command. Last na lang, sir. Evacuation area, sir, for the animals, meron po ba tayong inihahanda just in case? As of now, I don't know with the Department of Agriculture, but that has been raised in the response cluster meeting we had kahapon. Thank you, sir. Okay, Tina? Sir, since mga day 2 pa lang or 3 pa lang ng eruption, sir, yung historical data, minsan it will last yung months. How prepared is the OCD o sa mga food contingency? Sa mga evacuation centers, paano nyo, how do you address yung people now in the evacuation centers? Kasi may feeling of maybe uncertainty kung kailan sila makakabalik sa mga bahay nila. And yung government response, meron kayong about 200,000 packs being readied. Pero hanggang ilang araw lang po ba yan? Well, sabi ko nga, yes, we continue to, DSWD, pagdating sa pagkain at saka non-food items, ay piniprepare po yan nila tuloy-tuloy. That's why I know DSWD raised the issue of naghihikayat siya ng mga volunteers to help them in repacking dahil mataas po yung demand for this one. And sabi ko, kung sa supply naman, we can get from the market, and ito yung kwan lang yung reparking because hindi naman natin ito ibibigay ng basta-basta na lang, so we need to put in place na ang bawat pack na ilalagay mo ay kompleto na. So when it comes naman sa pag-address ng mga concerns ng tao, especially yung pamilya, yung estudyante, well, DepEd would be taking charge of the yung flight ng ating mga learners, and of course yung ang DOH and DSWD and DepEd would help in the psychosocial aspect nung kanilang pagka-displacement. So may epekto po kasi ito. So sa ngayon ang primary objective talaga natin ay mailayo muna sila sa danger. And pag nasa evacuation center na, it would be the help of the whole of the NDRIMC. Hindi lang po ito OCD. OCD is just the one orchestrating and providing the help. But it would be still the agencies concerned na may expertise to do the job. Okay, USEC Solidum. Alam naman po natin na dangerous pa ngayon. Hanggang mga ilang weeks po ba ito maglalas para mas naintindihan ng taon kung gaano ka delikado. Mahirap magsabi kung eksaktong kung ilang weeks kasi depende yan sa ascent rate, kung tutuloy man ang magma sa taas. Minsan mabagal, minsan mabilis, at yung explosivity niya ay minsan hindi sa una kundi sa gitna. So nung 1911, in a span of several days lang yon. Minor eruption, third day sumabog, then died down. 1754, duration of activity, 6 to 7 months. But not every day sumasabog. So, manaon ang phase, nagkaroon ba ng pagsabog, nagpahinga, climactic phase, then may mga minor eruptions after. So, in essence, yung ganyang situation would persist.
And of course, ang gusto natin, wag na lang tumuloy. Right? That's the best scenario that we will have. But as long as we see ongoing earthquake events and the fact that fissures are already being seen because of these earthquakes and the movement of magma, the threat is really real. So sa mga evacuees po, paano nyo po sasabihin sa kanilang wag na munang, kahit pa ulit-ulit sinasabi, anong ine-expect nyo mula ngayon, ilang araw na dapat na pwedeng makitira muna sila sa kamag-anak? Kasi disrupted yung kanilang normal days, normal activities. Ano po yung pinaka-question nyo doon? Ano pong advice o para, ano pong direktang sasabihin, masasabi nyo sa mga evacuees? Kasi in-expect nila bukas makalawa tapos na. Hindi. Kasi at alert level 4, that is the warning for the possible hazardous explosive eruption. When that happens, if that really happens, hindi naman makakabalik. Kasi devastated yung lugar if that happens. Kung matter of fact lang ang sasabihin mo, that is the scenario, if it happens. If it does not happen and minor lang, then we need to look at whether the volcano is already subsiding. And it will not just happen overnight. It will just stop. So we have to make sure that people understand, and of course government, that this is not an activity that will just be in a short while. Even the lowering of the alert and the condition of the volcano will not be sudden. Okay, thank you, Tina. Last two, Celerina and then Julie. Chris, paabot ng microphone, please. So, Yusek Solidum, habang nasa alert level 4, hindi po pwede pang bumalik yung mga evacuees sa kanilang mga tahanan. Tama po ba? Lalong laluna na nasa alert level 4 at pag kung sakaling natuloy at alert level 5. Isipin mo lang, kung natuloy at alert level 5, devastation. Mm-hmm. Hindi ka naman makakabalik. Mm-hmm. So yun yung dapat realistic na makita na natin na hindi biro yung ganitong activity. We can go back to what happened in Pinatubo just to give us some background of what happened before. So yun yung issue na at some point, after everything is finished, then the next question is, what policies should be taken for people not to go back to the island and to the very highly dangerous areas? Pero so, ibang usapin naman yun. Pero kung alert level 3 or 2, pwede na ba silang bumalik? Hindi like pa at rin. Least yung outside. Hindi pa rin. Kasi pag alert level ang pinapag-usapan, just ramping up pa yun eh. So ibig sabihin, hindi pa nagkakaroon ng pagsabog na malaki. So may restriction zone. Pag 2 and 3, walang tao sa Volcano Island. At yung mga barangay na malapit sa lakeshore ng Agoncillo and Laurel, dahil malapit masyado yon, ay wala rin yon. So definitely, pag nag-ramp up ng alert, may restriction and evacuation. Sir, may nagpapatanong, how many instruments daw po do you have in monitoring the Taal Volcano eruption and what kinds of these are and what data you have already gathered based from that instruments? Okay. Before and after. Yung before, napakaraming seismic instrument, may specialized instrument, magnetics, mga gas, mga camera, nakalublob sa tubig. So doon po sa pre-1 o'clock explosion, even during the 1 o'clock explosion, nandun lahat yun. Pero habang nag-progress yung eruption, syempre yung camera namin na tabuna na, wala na yon. So ang kasalukuyang instruments natin, meron tayong na binuhay sa Volcano Island at sa paligid ng Taal, plus supported dyan ng mga regional earthquake monitoring stations sa Los Baños, sa Cavite, at sa iba-ibang lugar. Kaya nga nakaka-report tayo ng mga earthquake. Maliban dyan, umiikot po tayo ngayon, nagpapaikot tayo ng fly spec to measure the sulfur dioxide content para ma-monitor natin yung changes. Nung una, hindi pwedeng mag-measure ng sulfur dioxide base sa lumalabas na steam kasi wala namang steam masyado na umaalpas doon sa main crater ng Taal. Plus, hindi nakakalagpas yung sulfur dahil nababara ng tubig ng Taal Lake. Kaya nga wala kayo naamoy na sulfur. Parang nafifilter siya ng tubig. Eh ngayon, nawala na yon, nakakalabas na yung sulfur. So yun po yung existing instrument. Magkaiba kasi yung post
eruption and pre-eruption, maraming instrument na magiging sacrificial instrument para makita yung initiation ng eruption. And that happened starting at 11 a.m. ng 12 at nakita natin yung nagsisimulang explosion ng 1 o'clock. Kaya nga, before we actually have handed the alert level 2 sa OCD, eh nagtawag na po ang ating mga kasamaan sa Bukot, Talisay, Batangas, sa island para magsilikas ng mga tao. Sa OCD po, do you have any estimate, like initial lang, kung how much po yung mga damage na po sa infra or sa mga crops? Meron na po ba kayong ganong data? Sa ngayon, ma'am, we haven't sent our rapid assessment team, no? Kasi hindi pa siya advisable na mag-conduct ng assessment as to the damages incurred. So maybe within the coming days or weeks, we can do that. Last po sa part ko. Sa mga evacuees po, ano po yung mga immediate needs nila? Na for instance, mayroong mga gustong mag-donate. Like for instance, sa amin po sa Mabini, Batangas, may mga evacuees kami na sineservan doon. So yung mga gustong mag-donate, like ano yung immediate needs nila, if ever? Well, unang-una na siguro ang kailangan nila dyan is sa mga gamit na pwedeng gamitin nila sa kanilang pagtulog, no? Banig and ano to. Sa food items, it would be, I would advise na kung magbibigay sila, they pass it through DSWD. Because enough naman po yung supply natin when it comes to the food items. Kung nagkukulang, kung meron kayong reports na kwan, give it to us and we will tell DSWD to send support doon sa area na yon. But for the non-food items, kasi sa naka-house sila ngayon sa school building, sa other evacuation center, so usually ang kailangan talaga nila dyan is things that they could use as a family na para may magkaroon sila ng privacy, no? And may maganda, comfortable na rin yung kanilang stay o pagtulog. Okay, last, Julie. Kay Asek Laksamana po, balik lang po natin sa masks. You said earlier that people are getting creative sa paghahanap ng substitute sa N95 maliban sa bra, sa Ninja Look. Basically, ang maipapayo niyo po, pag gagawa po tayo ng alternatives sa N95, especially sa affected areas, ano lang po yung, ano po yung pinaka-vital? Cloth na basa, paano po? Pinaka-critical po and very basic is moist, something moist, para yung ashfall, mababara niya yung pagpasok ng ashfall na ma-ingest nyo through the nose and through the mouth. Yun po yung number one na kailangan. It should be moist para talaga ma-protect yung pag-ingest nyo ng ashfall. Vital lang pong matakpan ay ilong, nose and bibig. The mouth. Tenga, okay lang. Okay lang kasi hindi naman nakakahihigop ang tenga. Okay. Pwede siyang meron dyan, pwede naman natin ganunin. Pero ang importante po yung eyes, nose, and the mouth. Napaka-importante po nun. Tapos nabanggit niyo po kanina na mukhang nagkaroon nga ng panic buying ng N95 kahit dito sa Maynila na hindi naman kailangan. Given na sabi niyo po na pwede naman po yung ordinaryong mask, hanggang kailan po niyo marerekomenda na magsuot ng surgical mask ang mga nasa lugar na hindi naman ganong nadapuan ng ashfall? Like for example, Metro Manila. Hanggang ngayon po ba kailangan namin magsuot ng mask or kahit hindi? Depende na po kung yung ashfall nga ang tinitingnan natin. Di ba actually nag-lilo na nga yung iba kasi nga wala na tayong masyadong ashfall dito sa Metro Manila. Yung ihip ng hangin ay papunta na nga doon sa other areas like Quezon and Laguna. So yun po yung isang imomonitor din natin ng mga areas. So dito, you can still tolerate. Pero alimbawa po ako, may hika ako. Dapat hindi ko naantayin na mag-progress ang hika ko kasi kung ikaw ay hikain, kaunting dust lang na ma-inhale mo, talagang hikain ka. So I would advise that those who have history of asthma, allergies, kailangan po talagang maglagay kayo pa rin ng mask kahit yung regular surgical mask pa rin. Okay. Pati po elderly tsaka mga bata. Especially the elderly and the children. Kasi sila po yung mataas ang risk for
inhaling the ash fall. Pero yung mga matitibay naman po yung katawan, hindi na po yung kailangan. Matitibay ang katawan, okay lang po yun. Kasi, like what I've said, this is a prevention for all of us. So, nasa sa atin na lang po, kung talaga naman kaya natin na everyday mag-mask tayo, it's up to us. But we need to be preventive whenever risk is there. Kaya lang po, yun talaga pong dun sa mga area, sinabi namin, na talagang strictly we need to put on the N95 and use the face mask for those that cannot be provided with the N95. Okay, thank you, Julie. Salamat po sa ating mga bisita. Alam po namin kayo'y abala. Salamat po sa inyong oras. Pero may gusto po ba kayong mensahe sa mga apektadong lugar? Si Yusek, sulit din po. Gusto ko lang to end this statement that we need the cooperation of everyone. Yung scenario ng hazardous explosive eruption is a real scenario that has been exhibited by Taal Volcano. And if we look at those scenarios, the the impact is quite significant. So therefore, people need to be reminded that going inside the recommended evacuation zone is a risky business. And in reality, we need to focus on moving people away from the identified areas. As I have been mentioning, the mere fact that we are recording a lot of earthquakes and many fissures are not observed means that the area of Taal is really being pushed by the magma intrusion that would now be a possible source if ever this would reach the surface for a possible eruption. And hopefully it's not explosive, but based on past events, it becomes explosive. Yun lang po. Okay, salamat po, Yusek Saludium. Salamat, MPC. Balik po tayo sa People's Television Network.